Mga kakusina, maghahanda tayo ngayon ng napakasarap na kilawin na balat ng baka, version number 2. At yan ang ating main ingredients, balat ng baka, malambot na yan at napakuluan na yan ng 3 oras. Kailangan na nating slice na naayon sa gusto nating laki. Mas okay pag manipis para noo talaga ang timpla. Meron din itong kasabay na version number 1 at na-upload na natin. Napakalinanam yun kasi meron yung itlog na pula. Ito walang itlog na pula pero meron itong mayonnaise. Pero ang ating suka dito ay kakaiba kasi pakuluan natin siya. May kasamang kalahating basong brown sugar. Ang isang basong suka at kalahating basong brown sugar ay pakuluan hanggang magkalahati na lamang ang kanyang dami. At timplahan natin ng isang kutsarang patis at isang kutsarang Knorr liquid seasonings. Halu-haluin lang hanggang sa magkalahati lang dami sa mahinang apoy. Matapos natin yung mapakuluan ay kailangan na natin ihanda ang ating mga ingredients. Ang ating sibuyas. Meron din tayo dyan kalamansi, 4 na kalamansi. At syempre, mayroon tayong sili. Sili na mahabang gamit ko para hindi ganun kaanghang. Kasi yung bata ko isa ayaw ng sobrang anghang, kaya yan ang ginamit ko. Pero sa inyo, pwede labuyo kahit anong sili. Mga nintin na sili, yung malilit, grabe kaanghang. Mas okay yun. Pero ito kasi, para makakain din mga kasamaan ko dito. Hindi ko hinanghangan masyado. Yan, meron tayong konting loya at konting sibuyas dahon. Kaya grabe kabang mo ito, grabe kasarap. Ang timpla nito ay sulit na sulit kasi yung suka at asukar, yung kombinasyon na nakuluan, grabe yung kasarap. Okay, kailangan natin siyang timplahan. Ilagay na natin ang lahat ng ingredients natin, ang sili, sibuyas, luya, daon ng sibuyas. Ilagay na rin natin ang ating 4 na kalamansi. Okay na yung 4, tama-tama lang yung asim niya kasi maasim na yung suka natin. Pangbabango na lang yan at siyempre dagdag din sa asin, pero okay na yung 4. Pag kulang, pwede dagdagan, pero hindi na dinagdagan eh. Okay na yung 4. Okay, ilagay na rin natin ang ating dinurog na salted na mani. Pwede may salted na mani, pwede wala, walang problema. Yan, lagyan rin natin ng durog na paminta at 3 kutsarang toyo. Hindi na tayo maglalagay ng asin kasi yung toyo na lang at yung patis ang pangbalat natin. Yan, yan na, konti na lang natira sa ating suka, kalahating baso na lang, at yan ang ginamit nating pangtimpla, pangpaasim. Masim-asim na manamis-namis, may konting alat at anghang ito, grabe ito kasarap. Mas lalong naglinamnam kasi mayroong 2 kutsarang mayonnaise. Kahit anong flavor pwede, plain o may flavor na mayonnaise pwede, walang problema. Basta mahalo-halo lang mabuti kasi gabuo-buo kasi siya, pag hindi mo siya mahalo mabuti yan. O, kita nyo naman gabuo-buo, kaya dapat mahalo mo siya mabuti. Ay gabuo-buo siya para swabe ang timpla talaga. Ano talaga, magkala talaga yung lasa niya sa lahat ng karne nating kilawin na yan. O, okay na yan, grabe na yan, timpladong-timplado na yan. Ang lasa niyan ay masim-asim na manamis-namis. May kunting alat at siyempre may kunting anghang. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag kalimutang mag-subscribe. At hanggang sa muli, paalam!